kahapon sa inyo, mayroon sa atin bumisita si Sir. Galing pa si Sir sa ano? Galing pa si Sir Kainta, yung problem ng unit ni Sir. Ang nangyayari sa unit niya, ano yung nangyayari sa unit mo? Yung kulad na, Sir, pumupunta lang sa reserva, sa reservoir, tapos yung pan, dire-diretso lang ikot niya, kahit patayin mo yung aircon. Diretso yung ikot niya. Pag pinatay mo yung makina, hihigop siya unti-unti. Pero nung pinalitan ng thermostat, tapos kinabit namin nang walang thermostat, okay naman yung pump, diretso. So, nung nabit ng thermostat, ganun pa rin, balik pa rin sa dati. Tataka ako, ano na diferensya. So, ang suspecha ko naman... Kaya ka tumawag sir, sa Master Kalikot? Kalikot. Dahil nga nakita ko sa mga vlog, yung ginawa niya. Ayun, nakita ni sir yung mga ginagawa nating overheat sa vlog. Ayun, kumontak sa atin si sir, tapos nag-schedule siya sa atin. Sabi niya, Sunday. Tapos sabi ko, sir, mga ano na po tayo, mga tanghali. Kasi po, kung hindi po tanghali, may gagawin po kasi kami. May ginawa kasi kami, pumunta pa kami ng East Avenue sa may BSP. May pina-under kami na Mirage. Ayun nga lang, hindi namin napa-under kasi loss compression. Hindi rin namin na-vlog kasi bawal sa BSP mag-vlog. Bawal ka mag-video doon. Kaya hindi na namin na-vlog yon. Pero marami na rin gumawa sa kanya, at least nalaman ni Sir nung ano, yung sa kabila naman na ginawa namin na kung anong problema. Ngayon si Sir, nag-meet kami dito. Ang pinakasira niya, overheat, na ubos yung kanyang coolant na pupunta sa reserva. Reserva niya. Ayan, di bali nung kausap natin si Sir, tinanong natin kung anong model nito. 2016 si Sir, tapos update din siya sa pagpalit ng coolant, sabi niya. Updated yan, sir. Every 6 months. Every 6 months daw, nagpapalit si sir ng coolant. Ayan. Ngayon, tinanong ko kay sir, kasi nagpalit na siya ng thermostat, nagpalit na ng pan, tapos ganun pa rin na uubos pa rin yung tubig. Base doon sa tinignan ko sa radiator niya, ayan, binuksan natin yung radiator niya. O, tingnan niyo yung mana, ano, sa makina. Hindi ko na sa inyo napakita kasi lagi naman tayo nagbabaklas ng radiator. Lagi naman tayo nagbabaklas ng radiator, nag-over ng radiator, kaya hindi ko na pinakita sa inyo. Ayan. Binaklas natin yung radiator niya, nakakulat pa rin si sir, malinaw pa rin. Ayan, tignan natin yung radiator niya, palagyan natin siya kay buwisan data ng tubig. Para malaman natin. Nabaklas na natin ba, boss, ha? Tanggalan natin yan. Extra ako dyan. Back. Kung makikita nyo yung sa radiator niya, meron siya mga dumi. Ayan. Andito nga pala, may dumayo sa atin. Ang aking pinsan. Si Per. Panganay. Per, kamay ka. Agapito din magiba. Ayan. Back. Pinokus po. Ayan. Ngayon, makikita nyo yung ano niya, puro dumi na. Hindi lang yan, nasa loob yung pinakang kailangan natin matanggal, hindi yung nasa ibabaw. Yung nasa ibabaw, madali na, yung nasa loob. Lalagyan natin siya ng tubig, palagyan natin siya kay, ano, buwisan data ng tubig, okay? Ano? Yan. To. Hawa ko to. Anong tawag dito? Radiator. Pag napasokan yung tubig yan, dapat lumabas yung tubig dito. Paano yung tatas yan? Tataob yan. Hindi mo kinataob eh. Mamaya, kunin mo na. Hindi mo na, tuloy. Lagyan natin ang tubig. Oops. Yan. Yan, meron ang tubig. Ngayon, ilagay natin dito. Yan, bitaw. Tagal mo kamay mo. Tagal mo kamay mo yan. Yan, isa. Yan, o. Di bali, ito lang yung good sa kanya, sa kayo nandito. Diyan lang lumalabas yung tubig. Pero yung ibang butas niya, wala nang lumalabas. Barado na. Dapat yan lahat. Pagkarahin natin na. Ayan lang meron. Ito wala. Hindi po natin binarahan yan. Nakikita nga wala. Wala. Ito lang. Ayan. Ito. Dito. Ito wala. Napakarami. Kaya hindi nagsisirculate yung tubig. Meron. Wala. Yung gitna. Wala. Ayan. Iyan mo na lang. Rajeto man. Ito eh. Okay lang. Mga kaibigan! Susundot natin ito. Matagal natin lahat ng bara.
bali sinusundot na natin butas. Meron ka pa yung ano niya para magsundot na rin si Igoy? Ha? Yan Goy, magano ka na Goy, isa. Para dalawa kayo, magsalubong na kayo para mabilis natin matapos. Ayan o, ang kapal noong ano. Kasi kahit nakakulant ka, nagbubuo din po yan. Kahit updated ka sa kulant, nagbubuo yan. May ginawa nga ako, 2019, ganyan din. 19 o, bago pa, barado. Mga ano naman yon, mga Indian na mayari. Mga Indiano. Nagpagawa rin sa atin, taga Marikina. Ayan, oh, grabe para. Dandaan mo lang, Goy, tapos tubig. Pero lang, makapal yan. Makapal, Goy. Busa mo lang ako. Ayan. Anin natin hanggang matanggal yung bara. Saka natin ulit lalagyan ng tubig para makita natin kung ilang butas na yung gumagana. Ayan, pagkatapos niyan, para ano mamaya kakabit na natin, papakita ko rin sa inyo kung paano siya gumana na o nawala yung dumi sa ano, sa bawat butas niya, sa bawat pins niya. Ayan, buti kahit pa paano na napapunta natin si Sir. Kung hindi, tatagal yan, overheat siya. Ang mangyayari niya, sisirain yung gasket. Kaya yung gasket na sinasabi ko lagi sa vlog, ganyan, nadadamay lang ang gasket. Talagang may mga ibang sira, kaya nasisira na rin yung gasket. Ayun na yung ma-overheat ka na ng sobra hanggang sa itiri ka. Pwedeng mabaluktot yung cylinder head assembly. Pwede rin mabaluktot yung block. Kaya pag nabaluktot yung block at cylinder head assembly, kailangan mo magpa-machine shop. Kaya hanggat maaari, mas maganda pa rin naman nalilinis yung radiator. O kung meron naman tayong pera, bumili tayo ng radiator. Kasi yung butas niya, napakaliliit lang ng butas nito eh. Kung mapapansin nyo yung butas, ang nipis lang ng butas ng ano. Ito pang sundutan niya, no? Ayan. Ayan, panundot namin. Napakanipis ng butas lang yan. Oh, ang nipis ng butas, kaya kahit pa paano, madali siyang magbara. Sa ayan, iwasan natin mag ano ng mga ilaw saka mga wiring nito. Medyo masela ng wiring ng G4 Mirage. Kapag wala kang ano, pundi yung sa brake light mo, minsan hard starting, walang hatak, ganun po 'yan, Mirage. Kahit bumbilya pa lang, ilaw pa lang 'yan. Kaya yung mga setup, medyo maano sa setup ang Mirage. Hindi kagaya ng BIOS. Yung BIOS, walang problema talaga. Ayan, makikita natin na ayan, isa na lang yung isang butas na lang muna yung lilinis natin para malaman natin, bubusan ulit natin siya ng tubig. Ulitin mo, anong muna? Isang butas na lang ang sinusundot natin. Ngayon, malalaman natin dyan kung ilan pa yung barado. Lalagyan ulit natin siya kagaya kanina ng tubig. Ayan. Puno na siya agad. Napupuno na siya. Kanina hindi napupuno eh. Ay, napupuno agad eh. Ayan, tumatagas na doon. Tignan natin. Tignan mo kung ilang butas para alam natin kung ano pa yung kailangan natin sundutin. Ayan. Madumi pa, isang bus pa. Ayan, pero makikita nyo doon sa tubig na lumabas na lahat, dumadaling na ron. Hindi kagaya kanina na wala talaga, mga 4 na piraso, 5 piraso o 6, mga ganun lang. Halos lahat meron na, nagsi-circulate na lahat yan, sigurado. Mamaya, kanina wala talaga.
Yun, ang ganda. Yan o. Yun, dapat shower. Lahat ng butas, yan. Okay na. Tuyuin mo muna konti para ano yung silicone. Tapos yung ganito. Ito may ko, lagyan mo to ha, yung ganito. Mismo na silicone, pahira mo. Magkaya na ginawa ko para isang sorbulan lang. Ayan, okay na. Nalinis na natin yung radiator. Patuyo lang tayo konti. Tapos lagyan na natin ng beta gray. Ayun, no? Master kalikot. Ayun, no? Master kalikot. And di bali, kinakabit na. Di ba isang data? Ayan, na yung pang-clip namin. Pakita muna yung pang-clip natin sa dulo. Three-way. May flies ka na, may martilyo ka na, may katala ka pa. Ayan, ginagamit namin. Sige. Ibang bulat ka pang pako. Ayan. Ayan, habang ginagawa nila, si Sir, nanonood si Sir, para alam ni Sir. Sir. Mamaya, pagkatapos niya ni kakabit, ibibleed natin yung ano tubig ni sir. Para sigurado tayo na ano, saka double check pa rin kung may leak. Ayan, meron po tayo siya, shoutout. Shoutout nga po pala sa mga brad ko sa TTP, sa Tao Teta P. Ayan, sa mga tagaragay. Shoutout sa inyo. Kila Brad Jun Parapina, kay Mark Parapina, RJ Parapina, sa Joker Riotan at Lester Parapina. Ayan, mga brad natin na yan. Asaka sa mga pioneering ng Tao Teta P. Ayan, shoutout sa inyo, mga brad. Ayan. Nakaraan, anniversary natin. November 4, 1995. Ngayon babalutan na nila yan. Tapos itetest nila kung mayroon pa rin leak o wala na. Ngayon pag clear na na wala siyang leak, kakabit na natin yan. At i-start natin, kukomputer natin. At papalitan pala natin yung ano niya, bulb cover gasket, kasi may tagas din pala ng langis. Meron ka na sir dalang ano, bulb cover gasket, no? Meron na? Puno ba tubig yan? May konti. Tim. Ya, saya juga, guys. Kamera, di tempat.
ni Babaw. Babaw lang. Wala kami pagkilingin ni Babaw lang. Wala. Wala. Sa side, Joy. Sa ganyan. Okay, wala, walang tagas. Ang gagawin natin ngayon, kakabit na natin. Ay, Goy, tingnan mo kung may goma. Sa kabila, meron. Meron. Itusok nila maayos. Yung... Ayan, kakabit na natin. Yan, sir, panghuli natin yan. Bulb cover gasket. Ayan, di ba, ito yung bulb cover gasket ni sir. Ayan, kakabit natin. Kasi meron tagas yan doon sa loob. Mamaya pagka natanggal ko yung... Ipakita eh, mamaya na pagka natanggal natin yung ano... air cleaner niya. Nabuksan natin yung Kaiser, medyo nagustuhan ko yung engine ng Kaiser dahil napakalinis. Yung kulay na yan, hindi muna kasi kayo makapaputi talaga ng husto yan. Kumbaga yung ganyang Kaiser na wala akong nakikitang mga buo-buong langis, ibig sabihin si sir, update siya sa change oil. Kaya ganun, wala na bubuo, maganda. Yung pagka ano niya. Anong nilalangis mo sir, ba't maganda ganito? Sa shell lang. Okay, sa shell lang pala si sir. Sa shell lang daw siya nagpapaano, pero update kasi si sir magpa-change oil, kaya ganyan, malinis. Maganda, okay. Kaya gaya nung ibang nagawa namin, medyo madumi talaga. Buti mo talaga yan, ay. Napupuno ito ng mga buong langis. Buti ito kay sir, malinis. Magaling siya magalaga. Ayos. Dibali, overheat lang talaga ang issue ni sir, saka yung leak lang, matapos natin yung leak, overheat, okay na. Ayun, shout out nga pala sa kaibigan ko rito sa likod. Ito. Nandiyo kita. Good. Good. Naka-tres naman ah, yun. Two tres. Kargado ng tres. Ayan.
Pinapa-under na natin, napalitan na rin natin, hindi na namin inano. Kinuhaan yung pagpalit ng bulb cover kasi lagi naman natin ang ginagawa yan. At nakikita nyo naman kung paano magpalit ng bulb cover. Ngayon nagbi-bleed tayo. Bini-bleed natin yung ano, coolant. Okay. 70 degrees Celsius. Ayan. Kino-computer natin para malaman natin kung sakto yung open ng pan sa ano sa computer. 97 degrees Celsius dapat magbukas yung pan. 97 degrees Celsius. Yung thermostat 87 degrees Celsius, so open naman yung thermostat. Yung thermostat niya, open niyan, 87 degrees Celsius, open yung thermostat, 97 degrees Celsius, yung open naman natin yung pan. Ayan, mas maganda ngayon siya kasi makakapag-circulate yung tubig natin dahil nga yung bara niya sa radiator na mawawala na. Mangyayari, magsi-circulate na ngayon sa ating engine, yung coolant. Eh, kay sir, ang nangyayari kay sir, biyahin niya, kanina, pagdating niya, tinatapon lang dito yung coolant. Habang umaandar si sir, naubos yung coolant niya. Bakit? Wala naman siyang leak. Pag chinek mo, wala siyang leak ng coolant. O, ang nangyayari, walang leak ng coolant. Nangyayari sa kanya, tinatapon niya rito. Tapos, yung ano niya, yung pan niya, tuloy-tuloy na paggana. Yung nagtataka si sir bakit yung pan niya tuloy-tuloy na gumagana, wala siyang cut-off. Dapat magka-cut-off yan. Pagka mainit yung tubig sa radiator, gagana yung pan. Pag malamig na yung tubig sa radiator, magsasara yung pan. O hindi siya gagana, magka-cut-off. Ayan, kaya yung ano, kay sir yan, bleed na lang tayo para mapaigi natin yung trabaho kay sir. Ito ang gumawa. 120. Kasi goy. Silang dalawa lang yung gumawa. Ayan, si Jim Boy. Mayroon pa siyang baon. Anong baon mo, boy? Ba't may baon kang juice? Ito, si Kelantel. Binigyan ka ng juice? Oo. Binigyan ka ng juice si Jim Boy eh. Si Jim Boy, kaibigan natin yan. Naka-steel ply yan, no? Steel ply! Isang taon na to! Isang taon na! Yan! Yun, no? Ang angas naman yan. Yung steel ply nga pala, ayan, yung steel ply, yan, yung steel ply, sa kaibigan natin yung may-ari ng clothing yan, yun. Kung sino yung gustong mag-order ng steel ply, ayun, tawag lang kayo sa Master Kalikot, pwede naman din yun. Kasi kaibigan natin yung may clothing line nito eh. Yan, lahat steel ply. Yung akin kasi steel high. Steel high. Nakita mo na yun, boy? Nakita mo. Nakita mo. Ayan, monitor tayo. Hindi kasi makakita. Yung kay sir is 93 degrees Celsius. Medyo di pa mag-open yan. Pero yung thermostat niya, open na yan. Pumapasok pa lang ngayon yung malamig na tubig. Ayan. Makita mo naman sir, no? Na yung ginawa natin dun sa unit mo, kita mo naman nung barado yung radiator. Yung nakita namin sa'yo. At least makita mo din na kung bakit natin nilinis. Saan ka sa kainta, sir? Sir, sa town proper. Taga town proper, kainta pala si sir. Sa pinaka anong municipality mismo sa anong serbisyo sir nung sasakyan mo? Serbisyo nito, ano bang ginagamit mo para saan? Pinalalamob ni sir yung unit niya. Dati siya sa Uber tas Grab. Ngayon nasa lalamob. Dating Uber Uber Grab lalamob. Kasi yung Uber nawala na eh. Kaya Grab na. Tas yung lalamob. Wait lang tayo mag-bleed para mapuno natin o mag-circulate yung ating coolant. Ayun, pagka na-pa-circulate natin na maayos, nawala na yung hangin sa ating loob ng ating makina, ang gagawin natin, yun, makakawin na si sir na maayos. At matagal na ulit kami magkikita ni sir. Ayun. Ayan, si sir, sasara niya na. Wala tayong naiwan tools, okay na.
Computer, Goy, paki ano. Goy, paano muna. Sir, maraming salamat, sir. Maraming salamat din, sir, sa kondominyo. Oh. Oh. Nagawa na yung sasakyan ko, sir. Oh, ayun. Okay. Nadali natin, kita nyo naman yung bara. Hindi ho pwedeng ganun. Na apat or anim lang na butas ang gumagana. Kailangan lahat, sir. Lahat gumagana para makapag-circulate. Ayan kasi, sir, oh. 800 na yan, 800 plus na yan. Naglalaro kasi yan, hindi naman kasi permits na sinabi natin 884. Minsan kasi, namaabot din yan. Naglalaro yan, 800, 900, naka-aircon. Pag hindi naman naka-aircon, 800 to 700 naman kasi yan. Hindi kasi pipermiss yan na naka-fix na sinasabi natin na 750, hindi ganun. Pero pagka umabot ka ng 1,100 yung RPM mo, na naka-permiss na ganun, mataas yung minor mo. Pag umabot naman ng 500, mababa naman ang minor mo. Hindi yung titipid, mas lalakas ka pa kasi gas ka ng gas. Gas ka ng gas kasi mababa RPM mo eh, baka mamatayan ka. Ayun, hindi po nakakatipid yung sobrang baba ng RPM. Kailangan po sa atin ay napakasaktong RPM lang. O yung minor natin na tinatawag. No? Ayan, maraming salamat. Ulit, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa sumusuporta sa Master Kalikot. Ayun, sa hindi ko na siya shoutout. Ayun, pasyensya na kayo kasi medyo busy. Lalo ngayon na wala tayong tao na gumagawa kundi si Boy Ilalim saka si Igoy. Anak ni si Boy Sandata at si Igoy. Anak ni Boy Ilalim yung kasama ko. Ayun, kaya maraming wala. Di bali tatlo lang kami gumagawa kaya ayun, pasyensya na kung kahit ako kasi gumagawa rin naman ako. Ayun, makikita niyo utos-utos pero utak din naman kasi kailangan nating pagganahin. Ayun. Ngayon, shout out sa ating mga brad na TTP or Tao Teta P, yun. Shout out sa inyo, yun. Sana lagi kayo mag-ingat, mga brad. Tao Teta P, long live!